Hello mga best, welcome back sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share ninyo mga ideas and comments. Sana na sa healthy, happy and safe life king lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best and sa mga bago dyan, welcome sa inyo. At sana huwag kayong mag-atubiling i-share ang ating mga videos para mas maraming makaka-receive naman ng mga advices na katulad nito. Yung mga naghahanap ng mga ganitong topic. So, shoutout sa inyong mga best and maraming salamat dyan. And diretso akong magbasa sa isa sa nag-comment dito. May tanong siya, best. Kay Sister Lalaine, shoutout sa iyo. Basahin ko muna yung nasa baba mo, best. Kami nga po ng ka-LDR ko, di kami nag-video ko. Minsan lang po, puro chat, naghihintay na lang kami po na magkita. Pag nagkita na kami, saka na kami mag-uusap ng sobra. Mag-friends lang naman po kami. May ganun pa, napatawa din ako, best. Mga friends lang yan. So, why not be happy? Ganun. Sabi mo dito, best. Ate Sally, pwede po ba kayong gumawa ng video? What to do sa unang pagkikita po? Thanks po. Maraming salamat sa iyo, best. So, sa unang pagkikita, based on my own experience, so, never ako nakipagkita ng ibang afam. So, yung na-meet kong una and first and last kong mini-meet is yung mister ko talaga. So, make sure, magkakaiba tayo ng gusto, best. Magkakaiba tayo ng prinsipyo sa buhay. So, sa inyo ngayon, kasi yung nagsisearch pa ako, ayoko makipag-meet sa taong hindi ako sigurado. Halimbawa, yung sa decision mo, best, okay ka lang na, hello, pag nagkita kami in personal, saka na kami mag-decide. Para sa akin yun, para sa akin, kung mag-decide ako sa ganyang style, para sa akin, a waste of time. A waste of time yan. Bakit? Kasi hindi ako sure na what if, hindi niya ako magustuhan. What if na wala, sayang yung oras kong nilalaan ko sa kanya. Kumbaga, marami, depende sa sitwasyon. Kung ang afa mo ngayon ay hindi pa divorce yan, or kaya kung afa mo ay sigurista na what if pagpunta niya dyan ay hindi lang pala ikaw ang minimit. Merong iba. So, nangyari dyan sa one of my, ano yan, yung pagpunta doon, akala niya siya talaga ang pinuntahan. Eh, yung pala, sa same na hotel na tinerhan nila, yung lumabas lang siya, pagbalik niya, meron palang ibang kasama doon sa hotel. So, ibig sabihin, hindi lang siya ang kinausap ng afam sa pagpunta dyan. Kung sinulit-sulit ni afam ba, yung pagpunta niya dyan. So, akala nung isa, eh, siya lang ang pinuntahan. Pero yung pala, dalawa silang kausap o malam, meron pang iba. Basta pagdating ng babae sa hotel, bumalik siya doon sa hotel kung saan sila nag-stay. Nandun si Apam at saka yung babae. Ganon. So, ibig sabihin, sa simula pa lang, nag-cheat na. So, yung ang gagawin nyo sa unang meeting, best, is depende sa unang meeting na as a friend, just be who you are. At kung ano mang decision mo ngayon na ganyan ang gusto mo, iba talaga yung personal sa video, best. So, kailangan mag-video call. Mahirap yung makapag-meet kayo ng diretso sa taong hindi nyo nakikita kahit sa video call, best. Meron akong kaibigan na gano'n na hindi talaga sila nag-video call. Sobrang in love sila sa isa't isa through chatting, messaging, gano'ng factor. Pero nung pagpunta ni Afam doon, surprise pa yon. Surprise! Talagang pumunta doon sa bahay. At sabi, nandito ba si ano, ganyang factor? So, ang babae, si girl, tiningnan niya doon sa taas, sa bintana. Sino yan? Eh, syempre, wala nang ibang mag-knock-knock ng door dyan, na foreigner. So, yung Afam na yon is the first time niyang natako talaga sa buong buhay niya. At yun na yung last niya na nakipag-chat siya ng mga Afam. Never na siyang nakipag-chat dahil natakot siya sa buong buhay niya. Pero hindi niya kinausap, hindi siya nagpakita, inutusan lang niya yung isa na wala siya doon. Kasi sobrang takot niya, best. Ang pag-video call, sobrang kailangan yan sa taong, lalo na, pag medyo meron kayong feeling-feeling dyan, o may plano kayo na mag-meet in person, kailangan niyong makita muna yan sa video call.
Sobrang ano ba, sobrang kaibahan yan. Sobrang kaibahan kaysa doon sa hindi nakipag video call best. What if sa pag video call ay takot ka sa kanya at wala kang feeling, nagbago lahat yung feeling mo. So at least ngayon pa lang nakapag-decide ka na na hindi siya ang the right one. So at ang pag-meet in personal, just be who you are. Just be true to yourself. Kung anong sitwasyon mo, kung ano ka, yan ka. You don't have to change to be somebody else para magustuhan ka ng isang tao. Kung ano ka ngayon, kung ano itsura mo, feeling mo, hindi ka maganda, feeling mo, ang ganda-ganda mo, or ano man ang feeling mo sa sarili mo, ano man ang tingin mo sa sarili mo, love yourself. Be proud of being who you are. At kung magustuhan ka ng iba, day, mabuti. Kung hindi ka magustuhan, bahala kayo dyan sa buhay nyo. This is my life. I own my life. So kung maging masaya ako sa ginagawa ko, buhay ko to. Kung hindi nyo ako type, nasa sa inyo na yan. Kasi wala. Ganun yun, best. Your life, you have to handle yourself and love yourself good. Ganun factor. So, kung sino man ang meet nyo in person, best, just be who you are. Kung ano yung sitwasyon nyo in life, kung anong sitwasyon nyo, anong buhay nyo dyan sa probinsya o sa city dyan. Kung ano yan, yan yun. Huwag mong itago yan, huwag mong ikahiya yan. Ganun factor. Be proud. So, and kung mag-decide ka na, halimbawa, as a friend, kung nag-meet kayo as a friend, eh, what are friends are for? So, be happy and be as a friend. Ano bang friend? Hindi naman kayo, so, mag-usap kayo ng mga exciting na mga topic. Kung magkasundo kayo dyan. What if friend, nagkita kayo, hindi nyo pala type ang isa't isa? Merong ganun ba? Yung dumating yung foreigner doon, makipag-meet kasi friend lang naman muna sila. Parang ganito ang sitwasyon, friend muna. So, pag nagkita na sa kanya mag-decide. So, si girl, nandun si friend Afang, pumunta na dun. So, kinuha siya dun kung saan siya, dun sa bahay na yon. Pero si girl is, syempre, wala siyang ibang inisip dun kasi friend lang naman muna. At pumunta sila dun sa cafe. Kumbaga, parang restaurant siya, pero pwedeng pumunta ka dun during lunch, coffee time. So, nandun si Afang, so expected na girl na, syempre, foreigner to, at galing sa country nila, so, baka medyo mahaling ganon. Ay, si Afam. Hindi lahat na Afam best mayaman. So, ito yung si Afam. Umorder ng pinakamumurahing coffee. Wala man lang ka echo-echo. Coffee lang. Ganon. At yung libreng cookie doon sa coffee na yon, yun lang. So, kumbaga, kuripot pa sa lahat ng kuripot. Ganon. So, ganon ang ginawa ni Afam. So, coffee lang sila. Si girl, na-feel niya kaagad, ano ba yan? So yung nag-meet sila, so wala naman siyang ibang ano, kasi friend lang naman. So, si Afam, umorder ng coffee for two, ganun factor, yung coffee lang talaga, at saka yung libreng cookie doon, yun ang inano nila. So, nag-usap sila. Ang pag-uusap nila ay biglang, si Afam naglabas ng malaking map. Kumbaga, syempre, kung sa school pa, meron tayong globe, ganun. Pero si Afam, parang malaking map, world map. Yun ang dala ni Afam. So, to make sure that the girl he's talking is smart, para masiguro niya na matalino tong babae na tong kinausap ko. So, si Afam, hindi niya nakafocus that he loves you or what. Kasi ang gustong gawin ni Afam is masukat kung gano'ng kakatalino. So, ang ginawa niya is binuklat yung, ano best, yung world map. Okay, asan yung country na to? At gaano siya kalayo dito? Ganun ang tanong niya. Eh, syempre si girl, walang isip ng, ha? Biglang ganun ang tanong. Parang ganun. Eh, siyempre si girl walang gana at bigla matagal siyang nag-decide yung ituro kung saan. So, si Afa may tiniklop na kagad yung world map at nag-decide na kagad, okay, we're finished. Ganung factor. So, mali na sila at never na silang nag-meet. So, di ba wasted yon? Yung pag-uusap niyong dalawa, yung pag-expect mo na malay mo pag nagkita kayo, magustuhan niyo yung isa't isa. So, yung sa girl na yon, sa experience niya, sobrang wasted time yon. Matagal silang nag-usap noon, pero ganun lang palang nangyari after one meeting. So, sayang yun, best. So, kaya ako naniniwala ako nung time na nagsesearch ako, I don't want to waste my time meeting somebody who's unsure. Na hindi sigurado na baka mayroong something. Hindi katanggap bilang ikaw. Ayoko nang ganun. Sa time ko, nung nag-search ako, ayoko ng lalaking ganun. So, hindi sure, hindi alam ang gusto, ayoko ng ganun. So, kayo best, kung okay kayo sa ganyan, at yung Afam nyo ay may dahilan din siya para na hindi siya sure na makipagrelasyon muna sa'yo, malay mo may nakatali pa yan. Malay mo meron pa yung ibang babae, ganun.
Mahirap yun. Kaya siya unsure sa iyo. Dahil baka meron pa yung iba. So, nasa sa inyo na yan, Bes. Kung makipag-meet kayo as a friend, so nasa sa inyo na yan. Puro risky talaga yan. Either yan ang pinaka-worst na nangyari sa buhay mo, or malay mo, magustuhan nyo ang isa't isa. So, talagang dapat nyo ma-meet ang isa sa video calls para ma-idea na kayo. Yun lang yung advice ko sa inyo, Bes. And kung magkita kayo in personal, kung ano yung meron, yan yun, Bes. You don't have to change anything. Kasi pag mahal ka ng apa mo, he will love you for being who you are. Kung ano yung sitwasyon mo, he will be very proud of that. At willing siyang to experience kung ano yung na-experience mo. Yun yung apa na seryoso sa'yo. Pero yung apa na ganyan, best na friend lang muna tayo. Ay, saka na. Pag mag-meet na tayo, saka na tayo mag-decide. Para sa akin, wasted time. Ganon. Pero depende sa sitwasyon nga. Sabi ko, malay mo yung afam mo, eh, meron pa siyang aayusin. Kaya pag mag-meet kayo, as a friend lang muna, to see what's going on. Nasa sa inyo yun, Ben. Kung okay kayo sa ganyang sitwasyon, so, nasa sa inyo na yan. So, yung time na i-google nyo dyan, kung masasayang yan o hindi, so, nasa sa inyo na yan. Kung, kasi gusto nyo yan, so, dapat kung anong mangyayari, tanggap nyo. So, magkakaiba naman tayo ng desisyon, magkakaiba tayo ng gusto. Basta ang gusto ko lang mangyari is kung ano yung meron kayo, just be who you are. At syempre, gawin mo yung bagay na alam mong never mong pagsisihan. Hindi mo mag-decide ka mag-meet kayo ng afam mo ngayon, malay mo gusto nyo mag-hotel. Prangkahan talaga. Malay nyo gusto nyo mag-hotel. Make sure na talagang sure ka sa gusto mong gawin. Mahirap yung magsisi, best. Mala, hindi mo kilala yung affirm na kausap mo yan. Baka may ano pa yan. Baka may sakit yan. May decision na maibigay sa'yo. So, nasa sa'yo na yan. Kung mag-decide kayo na anong gagawin nyo pag na-meet nyo yung affirm nyo, humbala, feel nyo at gusto nyo sumama siya mag-hotel kayo, make sure na kung ano yung inisip nyo ay hindi nyo pagsisihan ang mangyayari. Ganun lang yon. And kung ano yung meron kayo, be who you are and you don't have to change anything. Para maging proud yung affirm sa iyo. Kung mahal ka na affirm mo, proud na yan. Being who you are. Yun yun, best. So, kung ano mang meron kayo dyan, anong gusto nyong ipatikim dyan, patikim yun ang tuyo yan. Natawa ko, best. Kasi yung mostly sa mga foreigner, hindi lahat ng foreigner, kaya nila yung amoy ng tuyo. Hindi lahat yan. Sa mister ko yan, pinaka-enemy niya yan. At marami dito mga foreigner na hit nila yung amoy ng tuyo. Sabi nga ng mister ko, huwag mo nang ulitin yan. Baka yung mga kapitbahay natin ay papulis ko. Ganong fact. Hit na hit nila yung tuyo, bes. Nako, pag nag-away ko dyan, magluto ka ng tuyo, hindi yan makakalapit sa bahay, bes. Alis yan, bes. Ganong factor talaga. So, good luck sa iyo, bes. And maraming salamat sa pag-share mo. And, just be who you are. Ganun lang ang gusto kong mangyari sa inyo. Kung ano yung merong sitwasyon kayo, be proud of that. At i-introduce nyo yan sa affirm nyo. Dahil kung mahal kayo ng affirm nyo, maging masaya din yan. At magiging proud yan sa inyo. At tanggapin kayo ng buo. Na walang kaduda-duda. May ganung factor yon. So, just be who you are. At huwag kang mag-ano, bes. Huwag kang limawa. Kung ano yung kaya mo, yun lang. Kung hindi mo kayang ibigay to, huwag nyo ibigay. Yung mga bagay na hindi nyo kayang ibigay. Ganung factor. Either pagkain yan or ano mang gusto nyo. So, good luck sa iyo, best. Maraming salamat sa pag-share. So, magbasa mo na kayo ng comment kay Sister Marjorie to pa sa vlog. Ate Sally, God bless po. Sabi po pala ni Afam ko, sana daw po may English video kasi hindi na daw niya maintindihan. Pili-pili lang daw niya yung English video mo at yung hindi niya naintindihan, pinag-send niya sa akin. Oh my God. So, maraming salamat Sister Marjorie Tupas Vlog. So, I will try my best to make an English video. Kasi, marami na talaga nag-message sa akin, mag-English daw ako. So, I will try to make an English video anytime soon. Pwede kayong mag-share ng topic best na English video para yung mga affam na kausap ninyo makarelate at makaintindi. So, bigyan niyo ako ng topic na gusto niyo best na pag-usapan in my English videos. Maraming salamat Sister Marjorie Tupas Vlog. At yung affam niya ay na-meet din niya yan sa Christian Filipina Dating Site na meron ako dyan sa mga description box ko, best. I-click nyo lang yung link na yan. Diretso na kayo doon at free yung mag-sign up doon. Walang bayad yan, best. Depende sa inyo kung gusto nyo mag-communicate yung affam nyo. So, kasi yung anak ko. So, good luck sa inyo lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.